Kasama na sa buhay ng tao ang kadiliman. Ngunit bakit natin itatago sa dilim ang magbibigay sa atin ng kaliwanagan? Sa panahon natin ngayon, para bang halos kailangan natin ng cellphone araw-araw. At alam ko, hindi tayo maalis ng bahay na hindi full charge ang ating cellphone. Sana ho kung kailangan natin ng cellphone sa communication, tayo rin sa buhay natin, sana lagi tayong full charge ng salita ng Diyos. Naniyak po kayo araw-araw na makibahagi sa pagninilay ng salita ng Diyos. Full charge. Sapagkat ang salita ng Diyos ang tunay na magbibigay buhay at lakas sa atin upang maisabuhay ang ating pagiging Kristiyano. Kaya sana po araw-araw makiisa tayo sa pagninilay. Tayo ay maging full charge. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Walang nagsisindi ng ilaw, tapos tatakpan yun ng bowl, o kaya ilalagay sa ilalim ng kama. Instead, nilalagay yun sa tamang patungan para magbigay ng liwanag sa mga tao pagpasok nila sa bahay. Walang nakatago na di nalalantad, at walang secret na di ma-expose at madadala sa liwanag. Kaya makinig kayong mabuti. Dahil yung mga meron na ay bibigyan pa, pero yung mga wala, kahit yung kakaunting meron sila, ay kukunin pa. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isa pong malulhating araw sa lahat ng mga ka-full charge natin. Ako po muli si Brother Ted Cruz ng Special Ministers of the Holy Communion. Atin pong pagnilayan ang Ebanghelyo ni San Lucas, chapter 8, verses 16 to 18. Pero bago po ang lahat, pag-usapan mo po natin muna ang tungkol sa ilaw. Ano po ba ang ilaw? Para sa akin po, ang ilaw po ay ang bagay na nagbibigay sa atin ng liwanag upang malahad sa atin ang katotohanan. Ang ilaw din po ang siyang nagiging gabay natin upang marating natin ang lugar na nais nating paroonan. Gaya ng paggabay ng isang maliwanag na tala sa tatlong haring mago, kaya nila natuntun ang banal na sanggol na ating Panginoon. Sa Ebanghelyo po ni San Lucas, sa aking pagninilay, ang ilaw po na sinasabi dito sa talinghagang ito ay walang iba kundi ang salita ng Diyos. Sapagkat ang salita po ng Diyos ay nagbibigay ng liwanag sa ating kaisipan upang makita natin ang katotohanan. Ito rin po ang nagagabay sa atin upang matunto natin ang daan patungo sa isang buhay na ganap. Kapag suma sa atin po ang salita ng Diyos, hindi natin po dapat itong itago. Bagkus, dapat po natin itong unawain, isabuhay at ibahagi. Lalong-lalo na sa mga kapatid nating nangangailangan din ng liwanag. Kapag isinasabuhay po natin at ibinabahagi ang salita ng Diyos, patuloy po tayong lumalago spiritually. Subalit, kapag hindi po natin ito isinasabuhay at ibinabahagi, malilimutan po natin ito. At ang pagkalimot pong ito ay magtutuloy sa tuluyang pagkawala ng banal na salita sa atin. At pagka nagkaganon, nawala ang ilaw sa atin. At kapag nawala ang ilaw sa atin, mamumuhay tayo
muli sa kadiliman. Kaya mga ka-full charge, pag sumikapan natin na maunawaan, maisabuhay at maibahagi ang salita ng Diyos upang tayo man ay makapaghati din ng liwanag sa mga kapatid nating nangangailangan nito. Purihin ang Panginoon na walang sawang nagbibigay ng liwanag sa atin upang matunto natin ang daan patungo sa isang buhay na ganap. Tunay nga po na posible ang lahat sa taong nananalig sa salita ng Diyos. Tayo po sana ay maging laging fully charged. To God be the glory. Amen.